letter B, P is equals to 1.0 after, okay, C, T. Na kung saan ang limit natin, ang ating X is greater than, okay, after C, D eh. So, dito na siya. So, greater than 9 meters. But less than 18 meters. Okay, hanggang dito na siya. So, dito na lang din siguro yung ano, para tipid tayo sa board. Ayan. Dito na tayo. Ayan. Ito na ating 1.0. Greater than na siya saan? Sa 9 meters. So, ito yung X distance niya or location niya from A. Then, ang location naman niya from G is 18 minus X. Ayan. So, same pa rin. Okay? Kapag kinomi RG, same pa rin naman kung natin X over 18. Pero, since ang ating 1.0 is nasa right side na ng section AA natin, hindi natin kukunin yun dito sa solution natin. Sa, anong gagawin natin? Kukunin natin yung ating left section. Okay? So, i-drawing natin. Drawing natin. Ayan. Para mas maintindihan natin lalo. Or, ayan. Ayan siya. Okay? So, this is A. This is B. This is C. And H and I. Kasi, dito, isa na lang force natin. Yung ating reaction at A. So, from the whole structure, kunin natin yung reaction at A. Okay? Then, this is 3 meters. 3 meters. Okay? Then, ito naman. Okay? 4 meters. Basa na yung ano ko kamay. Basa na sa ilong ko. Pagpapoison na ako. Yan. So, kunin natin yung RA natin. Ah, wait. Drawing muna natin ito. So, ito yun. Siyempre, tension yung in-assume natin dito. Tension pa rin to. Then, ito yan. Tension pa rin. Tension ng ID. Then, tension din yung CD. Okay? Tapos, solve natin yung RA. Sa whole structure, ah. Ito, sa whole structure. So, siyempre, ang RG natin sa whole structure kanina is X over 18. So, pwede rin natin mag-moment sa A, sa G. Okay? So, dilagay na lang natin siguro. Dito na lang. So, summation of moment at G is equal to 0. Okay, clockwise positive. So, RA multiplied by 18. Then, yung 1.0, ikot ng counterclockwise sa G. That is 1.0 multiplied by 18 minus X is equal to 0. Therefore, ang ating RA is equals to 18 minus X over 18. Okay? Yan. Yung binura ko, yun yung solution niya. No? Wala na tayong space. Yan lang yung ginawa ko. Okay? So, mayroon tayong RA. Okay. So, same pa rin. Kung paano tayo nag-solve dito, ganun na ganun din ang pag-solve dito. Okay? Yung pagkakasunod-sunod, pwede nyo rin gayahin. Okay? So, summation of forces, vertical, para ma-solve daw yung ID. Upward is positive. So, negative ID multiplied by 4 over 5. Okay, ganun pa rin yung ano niya, slope. Then, plus RG, ang RA. Ang RA natin is 18 minus X over 18 is equal to 0. Therefore, ang ID is equals to 5 over 4 multiplied by 18 minus X over 18. Ayan. Okay. So, next naman, makukuha natin yung MD. I mean, IJ by summation of moment at D is equal to 0. Clockwise is positive. Okay, dito. So, extend lang natin to. Ito na yung ating D. Then, extend natin to. Then, this is I. Okay? Then, this is also equals to 3 meters. Then, mag-moment tayo daw sa D para kansalado yung ID and CD para makuha yung IJ. So, ang IJ natin is clockwise. So, IJ multiplied by what? By 4 meters. Then, RA, clockwise din. So, 18 minus X over 18 multiplied by 9 meters is equal to 0. Ang ating IJ ngayon is equals to what? Kapag sinimplify natin, ang IJ is negative 18 minus X over, okay, this is 8. Yan.
Ayan. Next. Makuha natin si D natin pag nag-moment daw tayo sa I. So, summation of moment at I is equal to 0. Clockwise is positive. So, CD ikot ng counterclockwise. So, negative CD multiplied by moment arm na 4 meters. Then, ang RA natin ikot ng clockwise. So, positive RA nat 18 minus X over 18 multiplied by 1, 2. Saan ba tayo? Sa I. So, tama. 1, 2. So, 6 is equal to 0. Kaya, ang ating CD is equals to, okay, so 18 minus X over 12. Simplified yan. Sir, paano po nakuha itong 18 minus x over 12? Okay, so 6 over 18. Then, divide mo ng 4. Ang makukuha mo doon is 1 over 12. Okay, then 18 minus x sa taas ito. Okay? Ayan. Then, substitute na natin yung value. At mag-start tayo sa 9 to 18. So, dito na lang din. Okay, so burahin natin yung reaction natin sa 8. Alam ko naman na alam nyo nang kung paano kinuha yun. Nag-moment lamang tayo sa G. Okay? So, tuloy natin dito. So, from 9 to 18. Ayan. So, sa IJ, kapag sinatitude mo yung 9, okay, ang makukuha natin dyan is negative 1.125. Then dito, substitute natin 18, 0. Lahat dito, 0. Bakit? Kasi may support. Check natin. 18 minus x, 18. So, 0. 18 minus 18. 18 minus 18. So, 0. Kasi andun yung support. Okay? Next. So, 9 meters saan? Sa ID. Ito. Ang mga quantity na ID dyan is positive 0.625. Then, so CD natin, substitute natin yung 9 dito. Ang makukuha natin dyan is positive 0.75. Okay? Then, i-drawing natin dito yung ating influence line. Ito. Yan. So, sana nag-enjoy pa kayong nanonood nito. Ang dami kasi. Masyado siyang mahaba-haba. Pero, okay lang. Kaya naman siya. Kaya-kaya niyo siya. Walang susuko. Ayan. Ayan. So, influence line para sa IJ, ID, and CD. So, ano pa ito? Ang IJ natin. Okay, ito. Alang. Then, ito yung sa ID natin. Alang. Then, ito naman para sa CD. Ayan. So, para sa IJ, ID, and CD. Ayan. So, ang IJ natin is 0. Okay, teka. Itapat natin hanggang dito sa mga to para mas maano natin. Ayan. So, dito, 0. Then, 6 meters daw is 0.75. Okay? So, 0.75. Negative. Then, dito, sa 9 meters, negative 1.125. Then, 0. Pag ganyan siya. Okay? Straight line lang yan. Okay? Ngayon, pagdudugtungin ba natin yung sa 0.75 sa 1.125? I-check natin yung slope dito. Okay? So, kapag kinuha natin yung ano nito, ito, I mean, idediretso ba natin to or paras ba sila ng slope nitong mga to nung ABC ito, papunta kay CD? So, check natin. Kuha natin yung triangle. Yan. So, ito nyan. 1.125 minus 0.75. Okay? Ano nga ba makukuha rin? Nakalimutan ko na. Lang. Ang makukuha natin dyan is 1.125 minus 0.75. That is 3 over 8. Yan. Then, ito nyan. 3 meters. Okay? So, ang slope nyan. 3 over 8 divided by 3. So, dapat ang slope nito ay, ang slope nito is 1 over 8. Dapat ang slope nito is 1 over 8. 1 over 8 din. So, check natin. Gawa tayo ng triangle dito. Yan.
So 0.75, then ano yung ano nito? Yung ordinate. So syempre, meron tayong equation. Tama ba? Meron tayong equation from 0 to 6 meters. Ito yon sa IJ. Ito. Okay? Ito kasi, equation natin to para sa 0 to 6 meters. So pwede mo i-substitute yung 3. Okay? So that is what? Kapag sinatitude mo yung 3, so negative 3 over 8. Okay? So 3 over 8 daw to. And 3 over 8 is what? 0.375. Okay, kapag pinag-minus mo to, 0.75, to, minus 0.375, that is what? 3 over 8. Okay? Yung run niya ay rise. Ang run niya, 3 meters. So, pares lang dito. 1 over 8. Okay? So, tutuloy mo lang daw yung line dito. So, pare-pare sila ng slope na 1 over 8. So, tutuloy-tuloy lang to. Okay? Papunta kay 1.125. Okay? Then, ito rin, yung 0.125, papunta rito, pare-pares naman sila ng slope. Okay? So, this is 1.125. Okay? Mamaya natin i-plot yung ID. Okay? Mas maganda i-plot mo natin yung CD.